Isa sa rekalidad na boxers ng Sanman Promotion sa welterweight division ay ang tubong General Santos na tinaguriang Big Daddy. At ang laban na ating babalikan mga bay ay ang pagdayo ng ating kababayan sa bansang Tsina para hamunin ang undefeated boxer at kasalukuyang kampiyon ng WBO Asia Pacific Youth Welterweight title. Kasalukuyang ranked number 2 sa Pilipinas ang batang Gensan na si Adam Dio Abdul Hamid. At ang labang ito mga bay, bit-bit ng Pinoy ang kartadang 12 wins with 5 knockouts at may 6 na talo. Habang ang undefeated champion ng Tsina na si Yuli Dong ay may kartada itong 12 wins with 8 knockouts at may 1 draw. Ginanap ang labang ito mga bay sa 1G Science and Technology University ng Zhengzhou, China. Matangkad ng 5 sentimetro itong Tsina at walang duda, malakas rin itong sumuntok. Pero kahit ano pa ang record na taglay ng kalaban, matapos tumunog ang bell, ay tanging ang determinasyon ng isang fighter ang mas mahalaga sa lahat. Dito nga sa round 1 mga bay, ay sa bodega agad ang punterya ni Abdul Hamid para sukatin ang tibay ng kalaban. Lalong nagpursige at naging agresibo ang Pinoy dito sa pangalawang round at hindi biro ang pinapakawalang suntok ni Abdul Hamid. Pero ito'y nasasangga ng undefeated champion na siyang gumagawa rin ng paraan para kontrolin ang laban. Sa bodega pa rin ang punterya ng ating kababayan mga bay dahil sa mas matangkad itong Tsina at karamihan nga ng fighter doon ay mahina ang bodega. Halatang naging kumpiyansa itong undefeated champion mga bay at hindi nga nito napaghandaan na ganito kadeterminado ang Pinoy para agawin ang kanyang titulo. Sa walang humpay nga na pagsugod ni Abdul Hamid ay nakipagbasaga na rin ang mukha itong Tsina. Medyo nang gigil na rin itong undefeated champion mga bay at kinakounter nga nito ang pagsuntok ng Pinoy. Pero hindi pa rin ito mapantayan ang mga anggulo ng pag-atake ng ating kababayan kaya't dihado pa rin sa puntos ng mga tumatamang suntok. Mapapansin din natin sa estilo ng pagsuntok ng kampiyon na si Yuli Dong mga bay na ang palagi nitong ginagawa ay ang pagsuntok mula sa ilalim. Panglimang round na tayo mga bay at dito ngay nababasa na ng kalaban ang kombinasyon ni Abdul Hamid. Madali na lang makailag itong Tsina sa mga overhand punch ng Pinoy at naging epektibo na rito
ang kanyang mga pag-counter. Dahil sa nakakasabay na ang kalaban mga bay, ay binago ng Pinoy ang estilo nito sa pag-atake. Malalakas na lambayog o wild punches ng left hook at right hook, kung kaya't hindi makapasok ang kalabang kampiyon at napapaatras at napapayakap na lang ito para hindi tamaan. Patuloy lang ang bagong estilo sa pag-atake ni Abdul Hamid mga bay, at dahil mag-iisip pa lang ang kampo ng Tsina kung ano ang gagawin, ay napapaliguan na ng suntok ang kanilang pambato. Kakaiba ang panimula ng kampiyon sa round na ito mga bay. Kung akala nating puro lower body attack at uppercut lang ang kayang gawin ng kalaban, ay nagkamali ako. Kinopya nito ang ginagawang atake ng Pinoy sa paglampayog ng mga malalakas na suntok. At dahil nga dito mga bay, ay munti ka nang bumagsak si Abdul Hamid nang matamaan ang right hook sa panga. Kapalit sa enerhiyang pinakawala ng undefeated Chinese boxer ay ang panghihina nito sa round 9. Pansin ang paghinga ng kalaban sa bibig at ang palaging pagyakap sa tuwing susuntok ang Pinoy. Umabot pa nga sa final round ang lamang ito mga bay, at talagang hanga tayo sa tibay ng dalawang fighter. At dahil sa ubusan na ng lakas ang round na ito, ay masasaksihan natin ang matinding pagpapalitan ng suntok. Thank you.
Gago. Matapos ngang inanunsyo kung sino ang panalo, ay halos hindi makapaniwala ang Pinoy na si Abdul Hamid. Gawa nga ng hindingan niya na patumba ang kalaban, ay sa home court pa ng kampiyon, ginanap ang laban. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.